Kumusta na kayo mga giliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay ipagpatuloy ko ang ikatlong yugto sa paghahanap ko ng agimat ng itim na pusa. Sa pagkakataong ito, ay hindi ko nalalapitan ang aking ama sapagkat lagi lang itong nagagalit dahil sa hindi ko raw tinitigilan ang paghahanap ng agimat ng itim na pusa. Si Lolo Inguna ang aking lalapitan at tatanungin kung papaano makukuha ang agimat ng itim na pusa. Lolo? Lolo? Ano lang, apo ko? May itatanong ako sa iyo, Lolo. Totoo ba ang agimat ng itim na pusa? Apo, ang agimat ng itim na pusa ay isa lamang sabi-sabi. Kanino mo ba narinig ang kwento niyan patungkol sa agimat ng itim na pusa? Lolo, narinig ko lang yan sa kanilang pag-uumpukan ng aking ama nung sila'y naroon sa tindahan nagiinuman ng tuba. Isang napakagaling daw na agimat ang itim na pusa. Apo, may narinig na akong kwento patungkol dyan. At meron din akong alam patungkol sa agimat ng itim na pusa. Subalit, napakatagal na ng kwentong ito patungkol sa mga agimat. Isa yan sa mga agimat na hinahanap ng mga tao. Dahil sa kapag ka mayroon kang agimat ng itim na pusa, ikaw ay katatakutan ng mga kaaway. Katatakutan ka ng sinuman sapagkat marami kang magagawa na hindi magagawa ng isang ordinaryong tao. Lolo? Sa anong paraan makukuha ang agimat ng itim na pusa? Apo, maraming nagsasabi na ang tunay na agimat ng itim na pusa ay yaong pusang gala, walang nagmamay-ari. Ang ibig kong sabihin, matatagpuan sa kagubatan. Lolo, sa kagubatan makikita ang itim na pusa na may agimat, ganun ba? Tama kayo, apo. Sa kagubatan mo lang makikita ang pusang may agimat sa katawan. Hindi mo makikita ang agimat sa mga pusang inaalagaan kahit itim pa yan. Bigla ko namang naaalala ang itim na pusa sa kagubatan. Malamang sa malamang na ang pusang sinasabi ng aking lolo ay ang pusang nakikita ko sa kagubatan. Subalit papaano ko ito kukunin? Kaya patuloy akong nagtatanong sa aking Lolo Ingo. Lolo, may nakikita akong itim na pusa sa kagubatan. Siguro yun na yun. Apo, huwag kang mangahas. Huwag kang mangahas pumunta sa kagubatan. Baka ang nakita mong pusa sa kagubatan, yun na nga ang sinasabi ko. Subalit,
napakadelikado. Pagka nakita ka ng isang matandang hukluban, minsan ko nang nakaharap ang matandang hukluban. Meron siyang mahikang taglay na kagaya ng agimat ng itim na pusa. Hindi siya nakikita, at kung minsan nakikita mo kapag gusto niyang makita mo siya. Apo, huwag kang pupunta sa kagubatan. Baka may mangyayaring masama sa'yo. Ang gawin mo na lang, apo, manatili ka na lang dito sa bahay. Maglaro ka na lang. Maghapong kang maglaro. Tiyak, may mahihita ka pa. Wala pang masamang mangyayari sa'yo. Kaya, apo, sundin mo ang sinasabi ko. Minsan ko nang nakaharap ang isang matandang hukluban. Wala akong ginawa noon, kundi tumakbo ng tumakbo. Matalas naman ang aking pakiramdam. Dahil sa talas ng aking pakiramdam, hindi ko man siya nakikita. Nararamdaman ko naman. Kaya ako tumakbo ng tumakbo dahil sa pinipilit niya akong dalhin sa kanilang kaharian. Lolo, anong ibig mong sabihin may kaharian ang matandang hukluban? Oo, apo. Ang matandang hukluban ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang engkantado na siyang nagbabantay ng mga hayop sa kagubatan. Lolo, tinangka mo bang hulihin ang itim na pusa sa kagubatan? Apo, hindi lang tinangka. Gumawa ako ng mga paraan para hulihin ang itim na pusa. Lolo, anong ginawa niyong paraan? Gumawa ako ng mga bitag, at sa pagkakataong yaon, nahuli ko ang itim na pusa. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang matandang hukluban na siyang nagbabantay ng mga hayop sa kagubatan. Kaya ako naman ang nahuli. Nalian ako ng matandang hukluban. Mabuti na lang, nakahilagpos ako, nakawala ako. Tumakbo ako ng napakabilis. Hinabol ako ng matandang hukluban. Hindi ko namamalayan. Nariyan na pala sa likod ko lang ang matanda. Dahil sa hindi ko naman makikita, mabuti na lang, matalas ang aking pakiramdam. Kaya nakauwi akong ligtas dito sa ating tahanan. Lihim naman akong natutuwa sa mga sinasabi ng aking lolo. Mga paraan kung papaano hulihin ang itim na pusa sa kagubatan. Alam din ni Lolo na ako'y isang mambibitag. Marami na rin akong nahuling mga hayop sa kagubatan. Nabibitag ko ang mga tikling, bayawak, maging ang baboy damo, maging ang ahas ay aking nabibitag. Alam na alam ng aking ama kung gaano katindi rin ang aking mga paraan sa pagbibitag ng mga hayop. Maging ang ibon, nabibitag ko rin. Kaya dali-dali na akong nagpaalam sa lolo ko. Umalis na ako para isagawa ang mga paraang nalalaman ko ang pagbibitag ng hayop.
binabaliwala ko na ang mga payo, mga babala ng aking lolo. Ang nais ko lamang sa pagkakataong ito, mahuli ang itim na pusa para makuha ko ang agimat niya. Nakahanda na ang mga kagamitan sa pagbibitag. Papunta na ako sa kagubatan, subalit lihim akong natatakot dahil sa sinasabi ng aking lolo. Hindi pala basta-basta ang isang matandang nakikita ko noon. Ang isang matandang bigla na lang nawala sa aking paningin. Dahil sa tindi ng aking pagnanasa na mahuli ko ang itim na pusa, binabaliwala ko ang takot na aking nararamdaman. Ang babala ng aking lolo, patuloy akong lumalakad hanggang sa narating ko na ang kagubatan. Inumpisahan ko ng gumawa ng mga bitag. Mga 10 bitag ang nagawa ko. Pagkatapos kong gumawa, lumayo ako kung saan naroon ang mga bitag. Patuloy akong nakasilip. Patuloy akong nakatanaw sa aking mga bitag. Mamaya-maya lang naririnig ko na ang ingay ng mga pusa. Napakadami nila. Iba't ibang kulay. May puti, may orange, may pula. At nag-iisa lang ang itim na pusa. Siguradong sigurado ako, ang nag-iisang itim na pusa, yan ang may agimat na taglay. Sana, yan ang namutawi sa aking bibig. Sana ang itim na pusa ang lumapit sa aking mga bitag. Lumapit na nga ang mga pusa sa aking bitag. At ang pinag-aalala ko, kapag may isang pusang nabitag at hindi itim na pusa, tiyak na tiyak magtatakbuhan na ang ibang mga pusa. Sa pagkakataong yaon, ako'y nagtataka. Ang mga pusa, ang pulutong ng mga pusa ay tumigil di kalayuan sa aking bitag. At tila umayon sa akin ang panahon, ang pagkakataon, ang swerte, sapagkat ang itim na pusa patuloy na naglalakad, palapit na ng palapit sa aking mga bitag. Kinakabahan ako na baka sumablay ang aking bitag. Subalit tiwala naman ako sa aking sarili na kapag ka inaapakan nila ang mga sahig ng aking bitag, tiyak na tiyak ako matatalian ang sinumang hayop na aapak sa aking bitag. Lumapit na nga nang lumapit ang itim na pusa, patuloy pa rin siyang naglalakad hanggang sa napadaan na siya. Natapakan na niya ang aking bitag. Nang matapakan na ang pinakasahig ng aking bitag, umangat na ang kahoy na kung saan itinali ko ang pinakalubid ng aking bitag. Natalian na ang itim na pusa. Bigla na itong nagsisisigaw. Tuloy na sumisigaw ang pusa na tila humihingi ng saklolo. Paglingon ko sa maraming mga pusa, wala na ito. Hindi kaagad ako lumapit sa itim na pusa. Tiyak, mangangagat ito, mangangalmot. Kaya nag-isip ako ng bahagya kung anong gagawin ko, kung anong paraan para mahawakan ko siyang ligtas na hindi ako makalmot o makagat ng itim na pusa. Kumuha ako ng kahoy na may sanga sa dulo. Yan ang ginamit ko para malaya kong mahawakan ang itim na pusa. Nahawakan ko na ang itim na pusa at tinanggal ko na ang taling
nakatali sa kanyang mga paa, isinilid ko na siya sa sako. Tuwang-tuwa ako. Hawak ko na ang itim na pusa. Tiyak na tiyak ito kapag ka inililibing ko bago sumapit ang Berne Santo. Tiyak magkakaroon ako ng agimat ng itim na pusa. Tamang-tama lang, isang buwan na lang, sasapit na ang araw ng Berne Santo. Kaya pagdating ko sa bahay, ililibing ko na ng buhay ang itim na pusa. Dahan-dahan akong naglalakad pauwi ng bahay nang di ko na malayan. Biglang humarang sa aking harapan ang isang matandang hukluban. Kakaibang mukha ang aking nakikita. Hindi tulad noon na isang matandang uugod-ugod. Ngayon ang nakikita kong matanda, napakabagsik ng mukha. Hindi pa siya nagsasalita. Nakakatakot na ang kanyang mga mata. Nanlilisik na parabagang sinasabi niya na ako'y lapastangan. Lapastangan kung bata ka. Bakit mo hinuhuli ang paborito kong alaga, ang itim na pusa? Magbabayad ka ng mahal sa ginagawa mong paglapastangan ng aking mga alaga. Pagkatapos magsalita ng isang matandang hukluban, hindi na ako nakagalaw, ni hindi na ako nakasigaw. Wala na akong magawa, kundi nakatayo na lamang sa aking kinaroroonan. Wala na akong lakas. Lahat ng aking lakas ay naglaho. Tila na paralisa ang buo kong katawan. Anong nangyari sa aking sarili? Pakawalan mo ang pusa kapag ka hindi mo pinakawalan. Dadalhin kita sa aking kaharian. Wala akong magawa kundi dahan-dahan akong kumilos. Binuksan ko ang bunganga ng sako para makawala ang itim na pusa. Lumabas ang itim na pusa sa sakong pinaglagyan ko sa kanya. Sa bilis tila isang kidlat na naglaho mula sa sakong pinaglalagyan ko sa kanya. Bigla namang naging normal ang aking pakiramdam. Nakakasigaw na ako. Nakakapagsalita na ako ng maayos. Nakagagalaw na ako ng maayos. Nang mapansin ko ang aking sarili, na meron na akong lakas. Umaripas na ako ng takbo pauwi sa amin. Walang ligon-lingon. Patuloy akong tumatakbo. Pagdating ko sa aming bahay, hangos kong ibinabalita sa aking lolo ang mga nangyayari sa kagubatan. Apo, apo, anong nangyayari sa iyo? Lolo, lolo, nakuha ko na sana ang itim na pusa. Gumawa ako ng bitag sa kagubatan. Nahuli ko na ang itim na pusa. Subalit biglang dumating ang isang matandang hukluban. Nang magalit ito, hindi na ako nakagalaw, hindi na ako nakasigaw. Sinabihan na lang niya ako, pakawalan ko ang itim na pusa. Nang makawala na ang pusa, kasabay na naglaho ang isang matandang hukluban, lolo. Apo, nako, yan na ba ang sinasabi ko sa iyo? Hindi ka nakikinig sa akin. Mabuti na lang, hindi ka pinatulan ng isang matandang hukluban. May natitira pa rin bait ang matandang hukluban. Hindi kanya pinapatulan. Kaya apo,
Huwag mo nang ulitin ang mga ginagawa mo. Kapag sinasabi sa iyo ng mga matatanda bilang ikaw ay bata, makinig ka sa mga payo at saway ng nakakatanda sa iyo, sapagkat ang mga matatanda ang siyang nakakaalam kung anong nakabubuti sa inyong mga bata. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po lamang nating kalimutan i-like, i-share, at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel. JSD All Around.